So yun mga ka-wonders, nagtataka kayo kung nasaan kami at bakit kami nagbubuo ng tent. Nandito tayo sa Hamelin Bay sa may Margaret River. So ganito na lang, magbubuo muna kami ng tent tapos mamaya ako paliwanag kung nasaan kami. Travel, excitement, at syempre ang family bonding. Oo mga ka-wonders, ilan lang yan sa kaya nating gawin. Tignan nyo naman kung paano kami lumalabas. Dahil sa sobrang laki ng mundo, marami pa tayong gustong makita. Marami pa tayong gustong gawin, places na gustong puntahan. Lalong-lalo na, marami pa tayong gustong maramdaman. Basta ang importante, magkakasama namin itong ma-achieve. At syempre, always safe sa lahat ng biyaheng kakaharapin. Welcome ka Wonder sa Libor TV! At dito, together we wonder! So yun mga ka-wonders, welcome back to our channel. Napakalamig! Yun, nakaset na kami ng, ano, ng tent. Kasi magka-camping kami. Dahil may pupuntahan tayo bukas. Dito kami sa Margaret River, Western Australia, 280 kilometers away from Mandurah. Binyahin namin siya ng ano, ng almost 3 hours din. Nandito kami sa campsite ng ano, ng Hamelin Holiday Resort. And bukas kasi pupunta tayo sa Hamelin Bay, yung tourist spot dito. So, hindi pa natin alam kung saan tayo talaga. I-check namin kung saan tayo malapit. So, doon tayo mapupunta. Actually excited kami. Ito kasi second time namin mag-camping mag-asawa. Yung first time natin kasi diba yung sa Bluff Knoll. Hindi ko inaasahan na sobrang lamig pa rin pala. Nahirapan ako magsalita. So mga basic equipment lang naman yung dala natin yan. Yung table, yung chairs. So may mga pagkain na rin kami. Tapos syempre, ayan may cooler kami. At hindi mawawala yan beer. So ito, isa pa sa basic equipment ng camping is tent. Tapos yung, yun nga, may mga dala kaming damit na pamalit. Pasok tayo. 5 packs ang ano neto? Capacity. Hindi ako prepared. Pero si madam may dala siyang sleeping bag. Ayan. So ito yung kanya sleeping bag. Ako ito comforter. Kawawa naman ako. So yun, basic sleeping equipment is yun, yung sleeping bag. Tapos kahit ano yan, may dalawa kaming unan, tapos comforter, tapos yun nga, yung pamalit. Tapos meron yung puzzle sa ilalim kasi nga malamig. Ito. So, yung puzzle. So, ito ang aming camping food, mga ka-wonder. Tapos hindi pa kami kumakain. Air fried, boneless tilapia, tsaka pork belly. And wala kamatayang rice, syempre. Rice is live. Tapos yan, syempre huwag kakalimutan magbao ng mga tubig. Water. Yan ang kailangan. Kasi yung water dito is from... Mineral, criminal water. Hindi daw safe kasi yung water dito for drinking. Kaya pag nung nag-book ako, minake sure nila na magdadala kami ng sarili namin water. So yun, kakain na kami. Tapos syempre, mag-alone time muna kami ni Mrs. ni Madam. Tapos babalikan namin kayo bukas. So see you bukas kung saan tayo mapapadpad mga ka-wonders. Good night. Good morning, Kawander. Gising ka na. Suot mo pa yung damit ko ah. Dali na, breakfast is ready. Ito ang aming breakfast today. Kape, instant noodles, cookies. Tsaka baon namin mainit na tubig. And may shopo kami, nasa cooler pa.
Ang ganda naman ng sweater mo. Suot niya yung damit ko dahil di niya nakinaya yung lamig. Hindi siya prepared. Good morning! Ang sakyan mo. Kaya na ta? Ha? Punta na tayo, Hamilton Bay. Ay, hindi doon sa ano ko pa ako. Ayun na yung dagat oh. Ayun no, I can see the waves. Kalbo, ayun oh. Pareko. Ha? Parang pugo. Ano yan, kalbo? Parang minor bird niya yun. Anong tawag dyan? Ay. Mga ka-wonders, tignan niyo yun. Nangyari sa kotse namin oh. Ang dami ko napatay na lamok. Ayun oh. Grabe, pati dito oh. Where are you going, Kawander? Uy, pakita mo yun oh. Nandito pa rin tayo sa Hamilton Bay. Kasi may mga ano dito, may mga Pinoy kaming nakilala. Tapos niaya kami mag-fishing. Taga Mandura rin sila. So, napakaliit ng mundo, di ba? Tatlong pamilya sila magkakasama. Wonders sa Jewel Cave. Kita ba? Jewel Cave. So yan, nandito tayo sa Jewel Cave ngayon, mga ka-wonders, kasi nung chinek namin yung Hamilton Bay kanina is wala pang mga stingray, kaya nag-decide kami na dito muna tayo pumunta. Dito sa ano, sa Margaret River. Maraming klase ng cave, may Lake Cave, may Jewel Cave, may Mammoth Cave. Pero isa to sa maganda kasi. So tara na, mga ka-wonders. So yun, mga ka-wonders, nakapag-book na kami. Ang binayaran namin is $22.50 each. Sa mga kids naman, like 4 to 16 is magana yun? $11.50. So time check tayo, 11:45 a.m. na. Tapos mag-start yung tour namin at around 12 o'clock. So meron tayong 15 minutes. So andito na rin kami sa entrance. Nakikintay na lang kami. Uy, papasok na tayo. So yun, papasok na kami ni Madam. Sa kuwema. Yes. Nandito na kami. Grabe. The moment na pumasok kayo dito, mga ka-wonders, may hangin na ano, nasasalubong sa inyo. Galing sa cave. Sobrang lamig. Oo, sobrang lamig. Ay, grabe, mga ka-wonders, oh. Ang ganda. Tignan mo ah. Be careful ah. Oo. Grabe. Entrance pa lang, napakaganda na. Ito pa lang? Ah, meron pang bababa.
entrance pa lang to mga ka-wonders, pero nakikita nyo, napakaganda. So that hole was made by one of these, which you also spotted. That is the tree root. That is the tap root of the carry tree. We all know our beautiful carry trees, one of the tallest eucalypts in the world. Well, that is alive, and that is spiraling down more than 40 meters. Tignan nyo mga ka-wonders yung itsura. Grabe. Because the wind was transferring between the inside the cave and the solution pipe. So there's other caves that are connected to this cave. They've got solution. What do you think we call this? Coral. Oh, you are good and quick. Yep, cave coral. Of course it's calcite crystal, but it certainly does look like coral. And it also looks a little bit like some veggies we know. What do you think? Carrots. Cauliflower. We've got carrots here. Broccoli. Of course some corn on the cob. So oh, yeah, look at that. Yeah, so it's a very rare formation. We're very lucky to have so much of it in this cave. Jewel is probably one of the most decorated caves. Formed like this one. Check it out to the left. Wow. You can see this one here. The shore is formed when that runs down the angled wall. And it leaves a line of crystal. Okay? Because it doesn't come straight down. Yeah! The guys called that the Bacon Rash Shore. Saan tayo papunta, madam? Ha? Huh? Mga ka-wonders, hindi ako nagsasalita kasi knowledge din sa atin yun tungkol dito sa Jewel Cave. So hinayaan ko lang na nakinig lang talaga ako dun sa tinuturo ng tour guide natin. Ang ganda, oh. Oops! Yuhu! Ay, tingnan mo ito. Ang ganda dito. Beautiful, isn't it? Yeah. Wow. You call this jewel case? Jewel. It looks like. Jewel, yeah. They found lots of crystals. Yeah, jewelry box, kind of jewels. Yeah. Oh, yeah. Ating mo ba yata ito? It's an active straw. See the drip? Yeah. So they are straws, active straws. That drip will sit there a long time. At the organ pipes. So they call these the organ pipes for obvious reasons. There's that tannin colour again. Mm-hmm. And in a second you'll see a red line, okay? That was the water level in 1958. There it is. Wow. Yeah. When they first explored and found this cave, that's where the water level was. Mm-hmm. Cavern. Now, 1960, a couple of the guys couldn't resist. They had to go and find how far back that went. And that's how we know it goes back 600 meters, more than half a kilometer it goes back. At the very back, they found some bones. Oh. They were the bones of three thylacines. That's very long. That was Napakaganda mga ka-wonders. Siyempre, kakaibang experience na naman sa atin to. I'll explain in a second how strong they are.
Educate mo kami, Peter. Wala na akong naipaliwanag sa inyo, mga ka-wonders, kasi tignan nyo naman kasi itsura na ito. Grabe, oh. Pare-parehas tayo na-amaze habang pare-parehas tayo na-amaze kayo, nanonood kayo nitong video namin, pero habang sinushoot namin to, talagang speechless kami. Tignan nyo. Napapunta na ba ang Jurassic Park to? Wala na ako pa yata. Uy, grabe oh, tignan nyo. Napakasaya ko. Ikaw madam na. Saya mo ba? Ang dami namin natutunan dito, yung Jewel Cave, mga ka-wonders. Mabilis ang paliwanag lang. Yung Jewel Cave, ang pinakamalaking cave sa Western Australia. And in Camel Cavern is the last one I'm telling you about. Mm-hmm. So we touched on it a little bit earlier on, but they're called helictites. Wow. Check these two out. Aren't they beauties? Mm-hmm. Now, scientists still can't really explain how they grow, but the closest explanation is they think there's a hole or a rupture in the straw. There's lots of helictites in Camel Cavern. Yeah, they're not like sure a why. Spirally one, right? Oh, look, you can. It's amazing what you can find. There's some spider in there. It's going to get a bit exciting now. Because I'm going to turn on the lights. Yung mga ka-wonders, palabas na kami. Oops. Sumasabit-sabit pa kami dito. Para ako nasa biyahe ni Drew, ah. You see? Still touching. Oh, yeah. Still touching. Oh, it turned black. Tignan nyo naman kung paano kami lumalabas. Eh, may mga naputol, oh. Mm-mm. Ito, naputol, oh. So, ayan lang dinadaanan namin. Tingnan nyo. Ayan. Ngayon, palabas na tayo. Wow! Grabe. Tingnan nyo naman. So, yun nga mga wonders. Itong Jewel Cave ba yung, yun nga pala yung pinakamalaking cave dito sa Western Australia. Tapos, nabuo siya nung na-discover siya nung 1956. Pero yung ibang cave na nabanggit ko kanina is 18 something. So mas na-discover sila nung. So na-discover yung iba 100 years ago bago to. Kaya mas na-preserve nila to. Os, ikaw naman. Tinawag siyang Jewel Cave kasi yung cave na to is like jewelry box kasi puno-puno siya ng crystals. Yan, uwi na. Yan, paalis na tayo. Yung pinaka-matanda dito.
So nandito na tayo sa Cape Lewin. Iyon ang sunod nating pupuntahan ngayon, pero umistop muna tayo dito sa ating yan. Historic water wheel. Ano lang yan, andun lang sa kabila yung ano, yung lighthouse na pupuntahan natin, pero gusto namin tignan muna to. Ayun, no? Tignan natin siya dito. Ano ba yung tsura? Ah, okay. Oo nga, no? Nang, ewan ko, stalactite yata yan ganyan pag nag-build up. Ah, so dati mga ka-wonders, ito yung pinaka-water wheel niya. So siguro sa sobrang luma, ayan o, na-build up na yung ano, yung mga minerals ng tubig. So hindi na siya umiikot. So yun, dun ko pinalipad yung drone. Tapos ayan, dito rin. O, ayan itsura niya o. So tara na. Sunod natin ito sa lighthouse na. So finally, andito na tayo sa second destination natin. Ang lighthouse. So, meron ba tayong bonus na ano, na seagull? So mga ka-wonders, huwag tayong mag-expect ng drone shot kasi nakita niyo naman dito pa lang sa entrance. Kasi lang notice na bawal. So yan. Nasa Cape Lewin Lighthouse tayo. So pasok na tayo. Yeah, no? Nandito tayo sa first stop, which is yung like keeper's cottage. So yun, unfortunately mga ka-wonders, yung lighthouse nila is closed for another 6 months, kaya hindi tayo pwede pumunta dun. A shipwreck adventure. At 13, the fair winds blew me all the way from Chile. And although I became one of the best boxers in Queensland, my closest scrape was as assistant lightkeeper at Cape Lewin. So, papunta na tayo sa lighthouse mismo. May papaliwanag daw sa atin si Madam Sis eh. Ang hirap pala maging lightkeeper, no? Kasi kailangan ko yan akyatin every day. Yung lighthouse na yan, may 176 stairs pala yan. Tapos, bukod sa inaakyat yan ng lightkeeper, may bit-bit pa siyang 20 liters na kerosene hanggang taas every day. Tapos, yung mga nagwo-work dyan is yung mga retired Navy. Sino-sino sila? Kalimutan ko na eh. Hindi mo ma-pronounce yung mga pangalan eh. Tapos pag dyan ka nag-work, ano, sa'yo nakasalalay yung ano, mga ship na dumadaan. So kung mali, ano, malaking trouble. Lagot ka? Kung mali yung ma-report mo, tsaka kailangan mong ano, i-monitor lagi yung signal. Kailangan mo rin i-monitor yung wind change. Kunyari, kung northeast ba, basta parang ganun. Yun lang yung mga nabasa ko eh, si Madam Sis talaga yung ano, yung nag-review dun sa museum na yun.
Grabe, lamig. And then nasa likod namin, no? Wonders ang Cape Lewin. So ito yung reason kung bakit hindi tayo pwede pumasok ngayon dyan, mga ka-wonders. Yan, nire-restore nila yung lighthouse. Napakaganda, oh. So yun, yung lighthouse na yan is 1895 pala yan na-build. Ayan na, nasa likod ko na mismo, mga ka-wonders. Grabe, ang ganda, no? Ayan. Grabe, lakas ng hangin. Dinadala ako ng hangin. 360 view, mga ka-wonders. Hello from the corner side of Australia. Yes. Ang part ng Margaret River or itong mismong kinatatayuan namin is lower left part ng Australia. Sa very corner. Oh, sa very corner. Doon, nandung side ng Pilipinas. Hello, Philippines! Mabuhay! Nasiraan na ng ulo si Madam. Let's go na, sinisipon na ako sa lamig. So yan, mga ka-wonders, alis na tayo dito. San sunod? Sa yung Chocolate Factory. So next destination naman tayo, mga ka-wonders. So next na balik namin dito is for sure kasama na namin yung dalawang makulit. So punta na tayo sa next destination natin. We are here at the Margaret Chocolate Factory. Yung third destination third na natin, mga ka-wonders. And maybe this would be our last kasi unfortunately yung Hamilton Bay hanggang ngayon wala pa daw yung mga stingray. So babalikan na lang natin yun for sure. Siyempre, pag bumalik tayo dito, kasama na natin yung mga bata at pupunta rin tayo sa iba't ibang cave dun. Yung lake cave, parang gusto kong puntahan, no? Ikaw, ano pang gusto mong puntahan? Itong last destination natin. Ano bang meron dito? Si Coca the Coca. Welcome to Margaret River Chocolate Company or Factory. Tasting pa rin sila. White chocolate or milk chocolate? What about the dark one? Dark one's alright. It's usually vegan and So I'll try this one. Yeah. Thank you. And for you, Kawander? White chocolate? Yeah. I insist. Thank you. Sarap ah. White or dark? Sarap ng free talaga. Joke lang, bibili kami dito ka-wonder kasi yung ka-work ko may ni-recommend siya, truffle chocolate daw. Tsaka yun nga, chili chocolate. Pero parang di ko trip. Map of Australia that is made of chocolate. For only $22. Mura. So here you go. Gin and tonic. Truffle. Is that the one? How much is that? Hindi, maraming truffle eh, oh. Ito try natin. So gusto kong itry ito, mga ka-wonders. Ikaw, madam.
of the truffle chocolate. So gin ito, and tonic. Yan, yan. Gin and tonic truffle. Tsaka yung white Russian truffle. Pare siyang may medal noong 2018 tsaka 2017. Ano yan? $2 isa. $2. Convert. Convert na naman tayo. Ganito. Ay, meron din pala silang ice cream dito. Hindi ko napansin. Ano yan? Chocolate lipon. So yan, bumili lang kami ng tatlong bar tapos kape. Kasi uwi na tayo. So try natin itong mga binili ni Madam. Pakita mo muna sa kanila yung itsura. Pakita mo na. So ito, ano to? Ito is yung... Ito yung gin and tonic na ano na truffle. Tapos ito, cookies and cream. Yes, and this is... White Russian truffle. Yan. So I'll try half and half sa'yo. Sige. Lasa. Okay. White coffee. Okay naman. Masarap. Masarap ba? Next. Let me go good. Sharing is caring. Safe naman kami ka Wonders, kaya okay lang mag-share. Nagto-toothbrush naman kami. Hindi ka nagto-toothbrush eh. Dalam base na ako eh. Mas masap to. Bawal tayo, makamalasing tayo. Hindi ako makapag-drive. Mas gusto ko ng gin and tonic. Ito, bumili ko ng ano, ng cookies and cream. All-time favorite ko. Si Madam Chili Chocolate. And a chili chocolate and hazelnut bar. So yun yung mga nabili namin dito kasi rinab namin yung 10% discount. Ay, malayo-layo to kaya ngayon na namin yun. Tinake yung opportunity. Dito pa yung lasa ng ano eh. Ayaw niya kasi ng cookies and cream. Hindi, tatry ko konti. Kain na yan. Yun? Uy, masarap ah. Kung hindi ako nagkamali ng in order. Didn't like it. Okay lang. Mm-hmm. Piling ko sa pambata yung lasa ng cookies. So that's it mga ka-wonders. Siguro mga ka-wonders, hanggang dito na lang yung vlog natin. Mm-hmm. For today. Kasi nakarami na rin tayo ng gala eh. Yun nga lang, too bad, walang ano, stingray, pero... So matulog ko ng loob niyo sa stingray. Eh yun yung gusto ko talaga eh. Babalik pa naman kami. Pero for sure naman babalik pa kami kasi meron pang Lake Cave or Mammoth Cave tayong pupuntahan. I hope na natuwa kayo dun sa Jewel Cave kasi sobrang ganda sa loob. Sobrang lalo na pag personal yung nakita talaga. Pagpasok nyo pa lang yung hangin, yung freshness na hangin na ano, yung fresh air. Grabe. Yung history niya talagang ma-amaze, nakaka-amaze. Magko-coffee na muna kami bago. Coffee muna para ma-recharge din yung... And siguro mag-nap muna si Kawander okay, kasi siya ang kong. Driver. Mm. Pa-uwi. So mula Hamilton, bumiyahe kami dito sa Margaret River ng 40 minutes. So may 2 hours na lang kaming biyahe pa-uwi. Kasi... 2 and a half? Oh, hindi. 2 hours. 2 hours and 18 minutes. To be exact. Okay mga Kawanders, hanggang dito na lang uli yung video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you. Sinamahan nyo kami ulit sa aming gala. Palagi. Kami mga mare-recommend kayo na kung may mga mare-recommend kayong lugar dito na malapit. Comment down below. Western Australia lang muna ha. Bawal pa tumawid-tawid ka Wonders. Comment down below nyo lang. Pupuntahan natin yan for sure. At shout out pa kita. Sa mga hindi pa namin na-discover. So ayun ka Wonders. Yon. Oy, ay. Sabihin ka pa. Meron pa. Yung mga bago diyan, don't be a stranger. Click niyo na yung subscribe button at i-like niyo na rin tong video at paki-share na rin. Share niyo na din. Yes, at yung bell. Dingaling niyo na yung bell na yan. Ring my bell mga ka-wonders. Ring the bell. So see you on our next gala. Peace see out. See you. Thank you ka-wonders. Bye.
rin ito, mga wonders. Meron po ditong PG. Rated PG. Nangunguha ng free taste na chocolate.